to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Una, first, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Making request, if by any means, now at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come to you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Now I will not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, the Jew first and also to the Greeks. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, thus shall live by faith. Isa pa. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Okay na po yan. Ulitin ko lang po dito, sabi sa 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Let's pray, Lord, na slant, Lord, sa inyong mga salita again, sa inyong provision, Panginoon, sa aming buhay. I pray, Panginoon, kayo po'y kumilos lagi. Especially, Lord, as we begin again our series, Panginoon, para ma-encourage ang bawat isa, mag-soul win, preach, Lord, ng inyong kaligtasan. I pray na bigyan niyo po kami ng lakas ng loob, but especially yung katotohanan na maintindihan po namin, na ito po yung bukod sa napaka-importante, kailangan ng lahat na maligtas, Panginoon, at ganoon din po kami para kayo po yung masiyahan sa amin, kayo po yung mag-akay ng kaluluwa, especially una, kayo po yung mag-preach ng gospel, maligtas ang bawat isa, na especially mga loved ones namin, at kung sino pa, Panginoon, ang magtitiwala sa inyo, at ang inyong katotohanan naman, ang inyong katuwiran ay revealed, Panginoon. So I pray na again, as we start this year, to our seminar later, I pray na encourage ang bawat isa, pang ma-challenge kami, Panginoon, mag-soul win, kung ano man yung balakid, ay hingin namin sa inyo yung lakas, talino, at lakas ng loob din, tiwala, Panginoon, sa inyong salita. So, ilang po, Lord, kaya malawa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuno po, good morning sa lahat. Good morning. Title po nito is The Righteousness of God Revealed. The Righteousness of God Revealed, sa Tagalog, ang katuwiran ng Diyos ay na pakita or na lantad. Diba? So, medyo again, sama natin sa soul winning series natin. Dahil, nitingnan ko yung listahan ng ating mga pinag-aaralan. Obviously, kung ano yung kailangan natin, kasi madalas ganun, yung topical Sunday. Ayan, katulad yan. Ayan. So, pag Thursday naman kasi, ano tayo talaga eh, book. Series. Pero ngayon, at ang maganda dito, pag nag-soul winning ka talagang, hindi naman pesado, pero ganun na rin. At nakita ko rin sa iba, banggit ko sa inyo last time, may bumisita sa atin, parang uhaw-uhaw sila sa ganun. Kasi sila nga may pera, may budget sila eh. Ba't hindi nila man yung tao nila mag-soul winning? Kasi hindi madali. Pero again, pwedeng maging madali. Amen? Kaya nga, ano eh, kailangan turo, aral, lakas ng loob, tiwala sa Diyos, tiwala rin sa sarili. No? Kasi hindi pwedeng, ano eh, forever tayong ganyan. Kasi marami na pong churches na gano'n, nakagano'n na lang. Let us, yun, kakanta ng, I love to tell the story. Sa kanta lang yun, hindi niya ginagawa yun. Yun yung nakakatisod na ewan eh. Lalo sa mga kahit sa atin, pag nasanay ka, sa pag-aaral ko, ganun yung nakita ko sa iba. Kahit sa mga kulto, yan. Kaya minsan, ang hirap iwin. Nasanay na sila ng hindi totoo sa kanila sinasabi nila.
Minasabi nila pero hindi totoo. Medyo lang, medyo may haging at kahit sabi mo parang hindi naman totoo sa iyan. Basta, kasi nasanay na eh. Ganun, iba yung mga Baptist, ganun. Kakantahin yung tama, tama yung Bible, tama yung preaching, even ha, pati preaching tama. Kaso parang dito matama sa puso. Hindi pa rin nag-soul winning. Sa dami yung budget ito, madali magpa-print nito eh. Lumahal din to, pero pag bulk yan, napakadali lang yan. Kaya pinamimigay nila yung parang ano yan eh. So may pera, kaso yung mga problema eh, bakit nga yung pera? Kasi yung mga minsan, yung mga tao, komportable na, magatrabaho, bigay ng pera, and then, hindi na magatrabaho. Which is hindi dapat. So yan po yung kukunin natin. Again, tutok po kayo. Sino nag-pray na maging soul winner dito? Taas ka ma, yung mga soul winner na, lalong maging better soul winner. Sino? Ganon. Salamat po. Kasi hindi yan mag-stagnant eh. Kasi patindi na patindi yung laban. Alam nyo yan. Kahapon, mayroon doon, bata pa, hindi ito na iniwala may Diyos. Hindi, medyo na gano'n ako. Pero alam ko na yun, napagandaan ko na yun eh. Kaya banda nga, tumanggap din. Paano yung tumanggap, pasto, hindi na iniwala may Diyos? Biglang ano eh. Mag-turn around eh. May style naman eh, may ano naman dyan eh, may sagot. Amen? Nasa konsensya na actually kaya yun tutumbukin din natin ngayon. Kaya again ang title nito, The Righteousness of God Revealed. Subtitle is pakitago po yung mga ano sanayin nyo tanay. Di masanay. Nasa si Aiden na naman. Si Peter. Si Aiden. Kambal mo, unin mo. Richie, upo. Upo, upo. Upo na ba? Ayan, okay na. Ayan, nakatali na yan. Nabait naman si Ryzen eh. Again, ang title natin, The Righteousness Revealed. Again, The Righteousness of God Revealed. Ayan po, nakita kayo na sa 17 yan. Pero subtitle natin, dito ako kinukuha yung ano, di ba, pinaka-tema, Making the Righteousness of God Known by Winning Souls. Amen? Amen. Gusto nating malaman ng mga tao yung katuwiran ng Diyos. Minsan may way, iba nga, pinapublicize, propaganda, ginagamit pang ganon, ginagamit pa yung sarili ng pangalan, para sila'y sumikat, bandang huli. Hindi naman na gusto all winning, mali pa nga yung gospel eh. So kaya tayo, ang tama dapat, parang malaman nung tayo yung righteousness ng Diyos, hindi lang basta sabi-sabi. Amen? Kaya nabanggit yung Catholic, napakalaking tisod yan eh. Kasi may sasabihin silang totoo, sabay, iba yung gagawin. So ano nga, pag nasanay niya, kahit mga magulang, ingat tayo dyan. Pag ikaw nakikita ng magulang, anak mo, dinadala ka nga sa church, so iba naman yung ugali mo sa bahay, iba naman yung nakikita sa'yo, magtataka kayo, ay ganun pala yun. Pwede pala yun. Baptist tayo nang talaga sa Halloween. Pwede pala yun. Hindi ganun na lang. Tapos pag kinurig mo yan, galit yan. So, kaya iwasan natin yun. Kaya ang katuwiran ng Diyos, ang maganda pala, hindi lang puro bunganga. Sabihin natin, ang Diyos ay makatuwiran, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti. Okay, ngayon, ano relevance niya sa mandiligtas? Sige nga. Kaya again ha, subtitle, Making the Righteousness of God Known by Winning Souls. Pag nag-soul winning ka, katulad sa ating text, sabi dyan, therein eh, yung gospel, doon ang, yun ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas yung mga tao, kahit sino ka pa, yung nagsabi ng Jew to Greek. Kasi doon nga, for there is the righteousness of God revealed from faith to faith. So yung iba dito, hindi natin makakover, pero dito tayo mag-umpisa sa ating verse. Ibig sabihin, yung katuwiran ng Diyos, nalalaman ng ibang tao din kasi una ikaw nanampalataya. Una sila, of course, yung mga nauna sa atin, nanampalataya sila, ginawa nila yung kalooban ng Diyos, tinuro nila, and then dapat ganun din tayo, ituturo ulit natin sa iba. Hindi pwedeng bunganga lang yan. Makikita mo yun sa actions. Naniniwala ako, maliligtas ng mga to kasi lumalabas ako every week at least. At kahit anong itsura niya mga yan, halapitan mo yan. Pipreach ko sila, the same gospel naman yung ayaw nila wag. Pero naniniwala ako, effective pa rin to. Ganun dati, ganun ngayon. Amen? Hindi tayo maghahanap ng bagong ways. Katulad ng ginagawa nga ng mga, ito okay naman to, pero, di ba? Ako, hindi ko naisip to. Kasi nga,
gusto ko. Eh, sa experience ko, ganun. Ang daming tanong eh. So, again, nakakatulong sa mga baguhan. Pero, mas gusto ko yung ma-saturate ko na salita ng Diyos yung tao. So, una, minaster mo muna yung gospel. Alamin mo ng gusto. Walang butas. Ibig sabihin, again, hindi natin malalaman lahat. Pero at least, habang ginagawa mo nga yan, ako doon, na-develop ko na lang yung aking sariling methodology, okay? Hindi methodology. Dahil lang ginagawa ko na. So, naglakas ang loob, ah, ganyan pala yung mga tao. Salamat at mga Pilipino, hindi naman bastos lahat, di ba? Bastos pa yung verity doon, nakita namin. Kawawa din. Pero ganun, ganun talaga. Tinanggihan. Tayo ito, tinanggihan din. Si Roger, yun. Na-bless din siya kasi ang una namin ako, puro tanggi. May kasama na akong milk cannon, di ko pinagbigyan. Hindi ko sinabing ganun. Pero, minsan unbelievable eh. Anyway, so yan. So dapat, anong palataya ka muna, ipapasa mo rin sa iba yan. Sila, ipapasa nila sa iba. Kasi the just shall live by faith. Dapat ganun, hindi by gimmick. Na lumaki ang church namin kasi magaling yung aming music ministry at yung aming programa ay talagang maakit silang pumunta sa church, manatili dahil sa mga salitang mga ganda, mabulaklak, diba? At mga magsasalita dyan ay yun na, mga psychologists. Hindi ganun. Nung palataya ka, nakita nila doon marireveal daw yung kalooban ng Diyos, hindi yung sabihin mo na, ito ang kalooban ng Diyos, ha? Na maligtas ng tao. Tama naman yun. Pero paano nga nila maintindihan yun at ipapasa sa iba? Eh paano kung may mag-propose naman dyan, ano yung pinapropose na iba naman tao, di ba? Anong purpose ng buhay? Yung mga Christian, of course, tama. Ang sabihin na, paano maligtas yung mga tao? Pero yung iba, ano daw yung purpose ng mga ITs? Basta gumawa ka ng sarili mong purpose. Ah, ganun. Bahala ka na. Free for all. Eh, paano natin isusulong na ang ating purpose at ang purpose ng Diyos ay maligtas yung tao? Kung hindi kitang-kita sa'yo, hindi po bigyan parang pwede hindi. Doesn't work that way. Okay? So, kaya mag-usapan natin ngayon. Hatiin ko pa rin ito kasi hindi kaya eh. Yung from faith to faith, medyo na-touch natin ngayon pero hindi pa rin masyado. Focus lang tayo sa katuwiran ng Diyos muna. Ano ba yung katuwiran ng Diyos? So, medyo basic tayo ulit. Righteousness. Ano siya binang righteousness? Ano yung keyword, root word doon sa righteousness? Ha? Righteous. Ano pa? Right. Righteous muna tayo. Yeah, righteousness. Sabi dyan, acting in accord with divine moral law. Hindi mo yan, ha? Hindi yan Bible dictionary. Dictionary lang yan. Pero alam nila, ibig sabihin, especially yung free from guilt or sin. Totoo po yan. Kaya there is no righteous, no not one, eh. Kasi pag free from sin, wala nga. So, magandang definition din. Pero, another is morally right. Pag sinabi moral, ito yung mga batas ng Diyos patungkol sa anong tama at mali. Okay? Morally right, justifiable, arising from outraged sense of justice. Pwede rin ganun. Genuine or excellent, parang ganun. And then right nga, tama, no, yung right. Medyo basic, no? Tama. Okay, kaya yung banat ko dun sa bata kapon, buti maayos-ayos, magkakaibigan lang sila, walang Diyos. So, paano mo nasabi yung tama at mali? Kaya nung nagpunta kami sa topic ng justice, diba? Pinapalabas ko lang like ko sinasabi sa inyo mamaya sa soul winning seminar, ganun ulit tayo para sa mga hindi pa nakakuha. Pero ang nabanggit ko doon sa seminar na yung last time, mahirap mag soul winning kasi hindi mo alam ang iniisip ng ibang tao. Paano mo paniniwalaan yung ayaw maniwala? For example, iba yung background niya, palabasin mo sa kanyang sariling bibig. Alam mo dapat yung banat mo. Ganun ang ganun si Jesus, tinatanong niya yung tao nang tamang tanong, at yung tanong na yon huhugot yon sa kanyang konsensya. Pag sinabi niya yon later, di niya pwedeng tanggi yon. Paano may tatanggi? Sa'yo nga nang galing sa tayo, yung bibig nang galing yan. Kaya sabi nung di naniniwala sa Diyos, tandali, kung walang Diyos, sino sa muna ako yung logic, laws of logic, morality, tsaka yung sinong gumawa ng mundo, sabi ko. Wala.
Wala kahit isa. Amen? So, sa Diyos lang pwede manggaling yun. Kaya, dito naman sa kung anong usapang tama't mali, lalo ang hindi pwedeng tao lang ang nagpauso niyan. Okay? Kaya nga, napansin nyo, lagi good, just, proper, sa righteous kanina, divine. O bakit laging ini-invoke ang Diyos? Eh, walang pwede magsabi niyan, kundi ang Diyos na, kumbaga, outside of people na righteousness. Okay, sana nakuha natin yun. Ano naman yung sabi na reveal? Banggit ko na kanina, pinapakita, or especially isang bagay na dati nakatago, ni-reveal. Kaya ngayon, mga face reveal, mga ganun-ganun, kasi may mga ibang ko ba dun? Kasi yung iba daw, ayaw na mag-as. Parang si Angeline, nakamas pa rin ba? O face reveal naman dyan. Ba't kailangan yung reveal? Eh, yun na talaga yun eh. Pero yung mga kasi, pag online, minsan di mapakita, di ba? Yung mga profile pic, ano lang, parang ako. Anyway, sabi dyan, to make known, yun na, papakita, papaalam. To divine, isa, medyo pinasok na agad yung Diyos, no? So, pero, ang pinakasimple lang yan, basta sinabi mo, parang yun yan, face reveal, kung ano man yan. At meron pang mga gender reveal ngayon, di ba, mga baby. Lalaki o babae, si Marian pala, parang nanganak naman. Boy ata. Anyway, yun, to generally reveal a secret especially. Alam yung secret? Hindi alam. Pag ni-reveal, ayun pala yun. So kaya ang wording na salita, ang topic natin ngayon, tsaka kanina sa Romans 1:17, yung righteousness ng Diyos, pinapakita. Okay, pinapaalam ng Diyos pala yung matuwid. At pag sila yung matuwid, mamaya, pupunta natin yun. So, faith. Ano yung faith? Pananampalataya, paniniwala. So, nabahin ko kanina, pinapakita yon hindi lang sa dyaryo, nabasa ko sa dyaryo, ang Diyos ay righteous. Sa Bible, okay din. Pero pag nakita ko, yung testimony nga ng Amerikano, ganun, sabi niya, hindi nagtapat yung, nakita mo yung, ilan sila doon, siyam eh. So, kaya nagano yung mga babae, ano yung babae, anim. Ganun yan, dalawa, matino, yung apat, wala, puro divorce. Kaya hinggit na hinggit siya doon sa isa kasi wala, hindi ko naman gagawin to kung ano eh, hindi ko nakita sa iba. Eh kaso nga, wala eh, walang pananampalataya yung, meron naman doon yung nanay niya, nananampalataya yung tatay niya, hindi. Napakahirap. So yan, so pag-aaralan natin ngayon, ano? What we should know and reveal to others about the righteousness of God. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Okay, again, title natin, the righteousness of God revealed. So ano nga ba meron sa righteousness na to na dapat una malaman natin. And then, though in a way, alam na natin eh. Pero again, kaya ba, inaaral natin yung alam natin, ganito po yan. We should know what we believe. We should also know why we believe. Para lalong ano, alam mo, kahit anong paikot-ikoting ka, bakit King James kayo? Basta, eh sabi ni Pastor eh. Ano nga gawin sa'yo nun? Pag medyo loko-loko yun. Eh, kung ano sabihin ni Pastor, yan alam nyo. Sige, sunod-sunod ka na, parang aso, robot. Eh, parang alam mo kung bakit. Paliwanag ko sa kanya. Ha, ganun pala. Hindi ka pala basta-basta. Okay? So, kaya ngayon, alamin natin bakit, ano bang meron sa katuwiran ng Diyos. So, number one, meron tayo, medyo topical tayo ngayon, the usual, ha? So, tingnan natin tong Psalms 48. Ito po ay tinukoy ang katuwiran ng Diyos. Paibasa po, ready, go. According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth. Thy right hand is full of righteousness. Okay. Parang may sira itong isa, no? Anyway. According to thy name, pag sinabi according ka, ano yun? Batay or kasama nun or dahil nga ayon sa dahil ang Diyos at alam nyo ng pangalan ng Diyos ay dakila. Amen? So dakila ang Panginoon at kanyang pangalan, ganun din daw, so is thy place unto the ends of the earth. So, dahil dakila siya, parang alam nyo ng mga alam nyo ng mga sikat ngayon, kasi hindi parang yung mga sikat ngayon, ewan eh. Paki ano nga ba? Dito na lang. Sino alam niyo sikat ngayon?
See? Sikat na sikat ngayon. See? Laos na yun ah. Sina? Ayan, yun ang alam kong alagang pinupush nila eh. May kulto na eh. Si kulto daw talaga yun eh. So, may akong gamitin sa example. Pero sige na nga, sinong sikat? Ikaw kaya dyan, sinong sikat pa sa inyo? Kilalang kilala nyo? Ha? Mayweather, Pacquiao, gusto na namang pagkakitaan yung mga sugarol, no? So, sabihin na lang Pacquiao, yan, Pacquiao, di ba? So, ano yung nangyayari pag... Kaya tanda na yung mga yun, pero kasi pag nilabas lang nila yun, di ba? Nag-uuna yan, nauna yan, mga pahiwatig lang eh. Nadaanan ko rin yun eh. Uy, si Pacquiao doon, kinakausap siya, no? Ganyan. Naglalaban ulit. Di ba nagsawa yung tao dyan? Hindi, yung iba kasi ano eh. Yung sumakitang ano eh. Panayang, yung mga panate kasi ganun eh. Di ba? Sino ba talaga mas magaling? Mas magaling si ganyan. Hindi, mas magaling. Eh, puro usapan ganun. Sige, paglabanin na nga. Ang gusto ko na sabihin, mabanggit lang yung pangalan nila, di ba ano? Ang dami na gusto tukan sa boxing eh. Bakit kailangan pa sila? Kasi sikat. Marinig lang yung pangalan, Pacquiao, or Pacquiao, sabi ng Amerikano. And then Mayweather o Gayweather, babayad na sila. So, ganun ang pangalan po. Hindi basta-basta yan. Again, mga brand, ganun din yan. Malaman lang nila na Samsung yan, kahit napakamahal. O ngayon, basta Samsung yan eh. Eh, Apple, iba, lalo na Apple. So, pero dito, lalo ang Diyos, ang pangalan niya ay, at ang kanyang kapurihan ay, sino mas sigat? Beatles o si Jesus? Alam niyo ba yon? Yung kwento na yon? Totoo po yun eh. Itong Beatles, sumikat po yan. May isang panahon na sumikat. Sobrang sikat. Hindi dahil magaling sila. Kasi magaling man loko yung mga producer nila eh. Magaling man loko. Kunwari, ah, nakita niyo ba yung Beatles? Ang galing kumanta. Nakinig niyo ba yung Beatles? Magaling ba yon? Pero hinahype. Parang last week, di ba? Hinahype lang yun. Ah, galing! Di mo alam yung mga sumisigaw ng gano'n, mapakita, mga bayaran yun. Parang gano'n din yung mga Paul's Churches, yung Pentecostal. Uy, may nagaling si ganyan, no? Bayaran yun, gumaganyan-ganyan po. Uy, yung spirito ng Diyos to. Loko-loko. Bayaran yun! Ay, nanalo sa loto. Yun ang sugat kayo, di ba? Sinagbanggit kanina. Matagal lang ako, matagal ko sinabi sa inyo, di ba? Lokohan yan, eh. So, yung pagsikat, yung mga, pero, sino masikat pa rin? Ang Diyos, yun ang sabi dito eh. Kahit yung ngayon, kahapon nga, kahit ayaw niya, itanggi niya ang Diyos dahil may pinanggagalingan siya, pinagdadaanan yung batang yun, sabi, hindi yung niniwala sa Diyos. Pinatunayan ko sa kanya, walang maisagot eh. So, ganyan, kaya ngayon, anong point natin dito? So, kanyang pangalan, kanyang kadakilaan, ay, ang dahil, so is thy praise. Ang Diyos ay pinupuri din. At ang ito yung maganda. Ito yung mga 80s. Ang banat ng mga 80s. Eh, yung iba na iniwala rin kay Santa Claus eh. Makita mo yung nag-ties kay Santa Claus. Nakakita ko mga ganon. O kaya lumuhod kay Santa Claus. Napaka maling-mali yung minsan yung paralel nila eh. Pang-asar lang eh. Yes, kilala Santa Claus. Pero alam din ng tao na hindi totoo yun. Pati si Thor. Si Odin. Sigat ba yun? Si Friga, kilala si Friga? Kaya Friday tayo, Friga daw yan eh. Monday, Moon. Tuesday, kalimutan ko. Wednesday, basta ano yan eh. Galing sa kung anong kulto. Thursday, Thor daw yun. Friday, Friga daw yun. Saturday, Saturnino daw yun. Mga Diyos-Diyosan yan eh. And still, walang totoong sumasamba sa mga ganyan. Kunwari lang. Kung meron man, naloko yun. Ngayon, nahihiya na yung mga yun at dahil marami ng kultong nawala na. Kaya sabi dito, ang totoong pinupuri talaga ang Diyos. Ngayon, sabi dito, thy right hand is full of righteousness. Nung pinasok yun eh.
Yung kanyang pag sinabing kanang kamay, ito yung malakas at laging ginagamit. Ngayon, ang Diyos ay dakila. Yung kanyang kanang kamay, puno ng righteousness. Anong sabihin nun? So, hindi mo maihiwalay ang righteousness ng Diyos sa kanya. Anong sabihin lang nun? So, lagi siyang righteous. Kaya, lagi sabi to, though again, kaya nga pag may mga ganyang klase ng mga churches kulto, tapos malalaman, no? Parang yung kausap ko na naman pala kahapon, si Mark. Pastor, lahat siya pinasok ko na eh. Kaya litong-lito daw siya. Yan ang problema. Pero nakakinig niya yung tamang gospel, tuwan-tuwa siya eh. Ah, ganun pala yun. Hanggang hindi ko nalaman niya. Yun pala, dalay lang pala maligtas. Eh, kasi walang kapangyarihan yung gospel nung iba eh. Tapos matitisod pa. Yan, tisod-tisod siya. Totoo ba yan? Kaya nga, pasta, ganyan-ganyan. Parang ayoko nang makinig eh. Buti-buti nakinig. Yan, so yun ang katuwiran ng Diyos. At gusto kong sabihin is, anong point natin dyan? Balik tayo soul winning. Bakit dapat tayong, anong dapat natin malaman at paalam sa iba about God's righteousness? Ano yung napansin nyo? Actually, mamaya, ganun din ulit eh. Yung kanyang katuwiran daw ay nasa buong mundo. Ibig sabihin, kaya ang point natin, its scope and reach is universal. Ganito po yan. Kaya minsan iba, kinakabang mag soul winning, ano? Kasi ang iniisip nung iba sa kanila, ano, sorry, yung iniisip nila is yung iniisip ng iba sa kanila. Nakagets nyo ba yun? Ay, pag nag-preach ako, sasabihin nila, eh, kayo, kami, iglesia, kayo, ganyan eh. Eh, kaya naman gusto mong pangaralan kasi gusto mong palabasin, eh, kayo magaling. Di ba? At pag alam mong ganun ang tingin sa'yo, kala mo ganun, eh, ngayon, siguraduhin mong di ka ganun. Amen? Nag-gets nyo ba? Parang kahapon again, yung niya, yung verity, medyo nandun lang sa ano eh. Nakita ko, nung una sinosolve yung mga bata, maya-maya, umalis na bakit? Sabi niya, mayan, pinaalis sila nung, ano yun? Pinaalis sila nung lolo. Kasi alam niya mga ganyan, insecure. Kaya, di umalis na sila, okay lang yun. Pero, kasi ang kaya minsan na nagkakaroon ng ganyan, pag natalo-talo, kala ng iba, at ikaw din, pag mahina ka, may di-discourage ka doon kasi sasakyan mo yun. Eh, kasi nga, oo nga, kaya tapos ang liit ng church natin, tapos gusto lang natin dumami. Ganun yun eh. Ganun yung utak ng iba. At kaya pag gusto mong mawin yung iba, righteousness mo lang yan. Ituturo mo yung katuruan nyo. Ganun yung ano yun eh. Eh, yun ang katuruan nyo eh. Kaya talaga madi-discourage ka. Kung hindi mo naintindihan, yung pinapangalan natin, righteousness ng Diyos. At hindi tayo lang, inimbento lang ni Pastor yan eh. Eh, tagal ko ng ano, bata pa lang ako eh. Eh, matagal na sinasabi to. Pag naintindihan nyo yan, hindi kayo kakabahan. Hindi mo pinapakala ni sarili mo lang, hindi ko righteousness yan. Sumunod lang din ako, naintindihan ko. Wow, okay yan ah. Pero number one lang muna tayo. Its scope and reach is universal. Ibig sabihin, kahit pa hindi ka, mga kausap ko kapon din, mga iglesia ni Manalo din, sa Catholic. Yes, alam kong di nila alam yung gospel, pero sinabi ni sa Romans 10 na yung, basahin na nga natin. Tingnan nyo, hindi ka ano dito eh. Ibig sabihin, hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat matakot, kasi yung mismong sasabihin mo sa kanila, alam na rin nila. Alam mo yun? Eh, ba't ko masasabihin sa kanila? Yung konsensya nila ang nagsasabi sa kanila, no? Pero hindi nila malinaw na naintindihan pa. Parang nasabi ko ulit sa King James kanina, alam mo ito yung pinaniniwalaan mo, pero bakit mo ito pinapaniwalaan? Kailangan natin ulit-ulitin para lalong tumibay. Yung pananampalataya mo dyan, ah, yun pala yun. Oo nga, parang naramdaman ko na dati yan eh. Parang naligtas ako ganun eh. Alam ko ang Panginoong Jesus ay talagang kakaiba siya eh. Pero hindi ko maipaliwanag. Kasi hindi na naman napaliwanag sa akin at hindi ko na-challenge at napatunayan totoo. Pero after how many years na inaaral ko at pinatunayan nyo sa sarili na righteous nga siya, totoo, mga Panginoon, then naintindihan ko rin ng lalo kong lubusan. Kaya sabi dyan, ito, but what saith it, the word is nigh thee. Sorry, dito umpisa dyan kasi ganito eh. But the righteousness which is of faith, okay, yung katuwiran daw na according, again, sa pananampalataya, ganito. Okay, so you speak it of this wise, ganito yan. Okay? Hindi yan, sino mo punta sa langit? Ganon din sinasabi natin, pero hindi yung laging ganun lang. Ibig sabihin, pag nakita mo yung tao ay nagda-doubt, may langit ba, impyerno, or
basta pagalingan lang ba yan? Ganun yun eh. Kaya yung mga sabi nga, uy, baka lumagpas ka na sa langit. Anong approach natin doon? Anong approach natin? Baka simba ka na simba, baka lumagpas ka na sa langit eh. Ano sabi mo sa ganun? Una, wala lumalagpas sa langit. So, ang gagawin mo, alamin mo exactly kung ano yung iniisip nila. Again, para tayo mga psychic dito, pero psychic dito to yun eh. Tayo again, Proverbs 25 tayo. Okay? Counsel in the heart of man is like deep waters, but the man of understanding shall draw it out or bring it out. Kaya sabi dyan, hindi rin yun. Kasi daw, pag puro ganun ka, sinong langit impyerno, langit impyerno, para mo na lang ang Panginoon ay pinapababa. Parang, Lord, ikaw na nga lang magsabi, sino mo langit impyerno. Parang ganun yung, parang Calvinist eh. Ikaw na nga lang magsabi, nagtatalo tong mga to. Parang hirap, hindi maintindihan, hindi ganun. At ganun naman, sino mo yung sa impyerno? Kaya ito sabi, ano ba talaga? Ito na, the word is nigh thee even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. Yung salita pala na ipipis natin, nasa kanila na. Sasabihin mo lang yon, and then maintindihan nila, oh, ito yung hinahanap ko matagal na eh. Amen? Patulad nun. Yung iba sabihin, eh, wala naman matuwid eh. Ay, alam ko na rin yun. Wala naman sinabi, matuwid kami, kaya kami mapunta sa langit eh. Sino nagsabi nun? Hindi ako. Hindi yung Bible, hindi yan, Diyos. Kaya pag sinabi sa kanya, una pa lang, introduction pa lang, walang matuwid, wala, oh, nga pala, oh, tama yan eh. Eh, kaso ngayon, paano nga yan? Yan. So, ano yung hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang ligtas sa sarili mo, pero may paraan. Hindi mo kayang ligtas sa sarili mo, eh, paano yan? Merong paraan, hindi ikaw yung magliligtas sa sarili mo. Okay? Righteousness, ito yung pinag-usapan natin, righteousness to, yung sabihin, kailangan pumunta tayo kay ano eh. May mataas at mababang righteousness ba? Merong mas righteous sa iba at may mas righteous sa iba at hindi mas maraming righteous. Pwede bang ano niyan? I-gauge yan? Sabi ko lang dito last time, pwede bang may mas righteous sa iba at yung iba mas righteous at may mas righteous? Meron ba? O pare-pareho lang? Depende saan? Ah, galing talaga natin dyan. Ano, no? Tama yun. Ah, yan yung nalilito kasing iba eh. Tama yun. Sabi mo, ano pinag-usapan? Kaligtasan ng kaluluwa o ano? Iba. Pag kaligtasan ng kaluluwa, pantay-pantay tayo kasi lahat tayo bagsak eh. Parang sa ano. Eh kung lahat tayo bagsak, anong 74 ka ako, 71? Ano gano'n? Wala nang pagkakaiba. Pero, outside of kaligtasan, meron. Naalala ko si David, ang sabi niya, I am more righteous than my the Asian. Sabi niya, di ba? So, meron yan. May level yan. Pero, may gusto sabihin, yan, so, naiintindihan na nila na may ganyan level yan, kaso hindi sila makarating doon sa, yung talagang, ano bang klaseng righteousness na maliligtas ako kung talagang bagsak nga tayo. Kaya sabihin natin, may paraan, ang Diyos ang gumawa. Siya yung namatay, siya yung nagbayad, siya yung nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Perfecto siya eh. Ang gusto ng Diyos, perfect, ang mag-sacrifice para siya yung masatisfy, ang kanyang galit. Sinong gagawa nun? Wala. Eh, merong tagapagligtas. Siya yung gumawa. Siya yung perfect sacrifice, the Lamb of God, at nasatisfy ang galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya, yun pala yung pag sinabi mo sa kanya, oh, nga, no? Kaya may illustration lagi ako, yung, yun nga, yung, wala ka ng pambayad, wala, broke ka, broke. Ganyan, oh. Not may meme na ganyan, eh, oh. Wala na, ala, kulong, oh, sige. Kaso may nagbayad sa iyo, wow! Salamat sa nagbayad si Jesus, amen? Amen. Ayun, pag tinanggap ko yun, pwede akong absuelto. Salam, kasi kailangan mong tanggapin. Alam ka namang, oh, ako na magbayad sa'yo. Ayoko, gusto kong makulong. O, di sige. Yung iba, ganun eh. Pag sumobrang demonyo na ayoko, gusto ko sa impyerno. Doon ako mag-aari sa impyerno. Sige, lukuloko ka. Sige, tingnan natin. Yan yung mga anak ng demonyo, no? So, basta malinaw po dito, yung salita daw ng Diyos o yung pinipreach natin ay nasa kanila lang puso at bibig eh. Alam niyo yung kasabihan sa atin sa Tagalog na nasa dulo ng dila ko eh. O sige nga, pakilabas, basahin ko. De, joke lang yun. Pero, pag sinabi nasa dulo ng dila mo, alam mo na rin, hindi ko lang ma-explain. Kasi sabi dito, ito yung salita ng Diyos pinipreach namin. Kaya, again, balik tayo sa ating point number one.
ang salita, ang katuwiran ng Diyos, alam na ng tao yan, abot yan, yung scope niya, universal. Kaya ngayon, kahit ano pa yan, basta hindi mo maliligtas yung mga Chinese. Pero kailangan ko mag-aral ng Chinese. Pero pag alam ko na yun, kahit saan pa lumaki yan, pwedeng maligtas yan. Amen? Language barrier lang, pero still pwede. Amen? And may application na nga ngayon na, tsaka ano, alam niyo ba yung application na ano, mag-Tagalog ka, pero walang pang-Tagalog eh. Ta-translate niya na. Saan po ba yung papunta sa, ano, halahala? Chang-ching, chang-chang, chang-chang. Ah, doon. Ang galing niya na. Ayaw ko kung gano'ng effective yun. Pero, ibig sabihin, ang mas malaking barrier, hindi lang yung translation minsan. Alam mo ba? Kilala mo ba ang Diyos na totoo? Ligtas ka ba? At naintindihan mo yan kahit paikot-iguting ka. Amen? Amen. Again, soul winning, ano po ito? Soul winning skills, tools, saka material. So, masterin mo natin. Again, ang number one, its scope, yung katuwiran ng Diyos, ang scope niyan, ang reach niyan, is universal, and therefore, madali dapat para sa atin. Hindi tayo yung, ano, parang takot na takot ka. Itong ito, ito, hindi maliligtas to. Ano eh? Ilocano eh. Ang malalang wala, kinakilala. Kung marunong siya mag-Tagalog English, may kaluluwa yan, at ang kaluluwa niya, mauusap sa Diyos yan. Amen? Bubuhay na actually, yung kaluluwa. Ay, yung, sorry, yung spirit. Pero kaluluwa niyan, pwedeng kausapin ng Diyos yan. And therefore, yun ang number one, righteousness ng Diyos. Abot niya yung kahit sinong tao. Amen? Its scope and reach is universal. Next, ano pa yung kailangan natin malaman about the righteousness of God? Para ma-reveal din sa atin at sa iba. Do again, na-reveal na sa atin yan kung ligtas ka, pero intindihin mo gusto para mas mabilis, effective, bahagi sa iba. Okay, basa po. Ready? Psalm 65:5. Ready? Go. Thy terrible things in righteousness will now answer us. O God of our salvation, who art the omnipotence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Napakaganda. Hindi ko alam. Natapos. Definitely, hanggang hapon tayo dito na. So, dito muna tayo. Number two. So, bilisan, puro pag-upuri sa Diyos yan. Pero again, ang sa punong-puno ng doktrina at hindi yung kinunta ng New Testament. Sabi dito, by terrible things. Alam nyo yung terrible? Ano yung terrible? May ibang ibig sabihin ngayon sa atin yan, pero hindi yung tama ngayon. Pag sinabi, ah, oh, terrible. Kumari, kumanta si NG. Ah, oh, it's terrible. Ano sabihin nun? Hindi maganda, di ba? Pangit. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng terrible na sa Bible, ha? Pero makukuha natin yun sa konti. Anong terrible? Anong terror? Terror. Takot, di ba? Hindi lang basta takot. Kasi iba sabi, dapat wala kang takot sa Diyos. Sabi ba, ganun sasabihin, eh. Hindi nakakatakot ba ang Diyos? Yes. Pag naitindi mo, nakilala mo siya, naparusa siya sa impyerno, talaga katakot yun. Makapangyarihan siya, di ba? Kinumpara pa sa hari. Ngayon, nakakatakot siya. Pero iba sabihin, hindi siya nakakatakot kasi nga, mga false teacher eh. Dapat may takot tayo, no? Healthy at tamang takot sa Diyos. Yung nakisabi ni Pastor eh. Tama lang, sakto lang. Ibig sabihin, takot tayo gumawa ng kasalanan at takot din pa tayo sa para sa ibang tao na mapunta sila sa impyerno. Okay? So, naintindihan ba? Kailangan maintindihan natin yun. So, terrible. Ibig sabihin, nakakatakot. Amen? Amen. Kaya minsan ang hirap pag soul winning, pag alam mo isang tao, walang takot. Eh, ano kayo? Yung impyerno, si impyerno. Hirap nun. Ganun din, kahit member na, no? Eh, ano kayo? Kung ano, sinungaling ako, ano man yan. Eh, ayoko mag-church eh. Mga ganun ba? Tapos, ano kayo kung malaman nilang ganyan-ganyan? Ano kayo kung may boyfriend akong unsafe? Mga ganun. Pag hindi ka takot, ang hirap mong akayin, ang hirap mong turuan. Kaya ito yung righteousness ng Diyos ngayon. Sabi niya, by terrible things, sa pamamagitan ng mga bagay na nakatakot, in righteousness, with thou answer us, sa Tagalog. Minsan, yes, pag maayos ka naman kausap, hindi ka siyempre sisigawan. Ba't kita sisigawan? Okay ka naman. Pero minsan, pag may nag-aano tayo, nag-iisip na tayo, ay, wala, okay lang yun, si Pastor, wala siyang magagawa eh. Diba? Kaya iba na nakukulit dito, diba?
Nag-iingay. Late-late, okay lang yun. Ano pa? Kasi walang takot. May sabi ng katuwiran ng Diyos, dapat. Pag sinabing by tell me, daw answer, minsan ang Diyos daw, at maraming pagkakataon, pag talagang lukuloko ka, anong gagawin sa'yo? Yung bagay na nakakatakot, ano yung mga bagay na yan? Doon muna tayo sa mga unsaved, syempre, impyerno, punishment, yun ang pinakamatindi. Wala ang ibang katakutan dapat pag hindi ka ligtas sa impyerno. Huwag kayong mga ano dyan, ay mo, hindi naman sila takot eh. Hindi nila na alam. Sabihin mo sa kanila, punta sila impyerno. Amen, yun naman totoo eh. O, doon tayo sa mga saved. Minsan hindi rin takot, bakit hindi takot? Minsan wala rin alam. Or, hindi pa nila experience, or may false hope silang ano, eh okay lang yan. Hindi na masyado. Hindi, kahit yung mga bata, eh, ganyan, lalakas ang loob eh. Parang nakalimutan nila yun. Dati silang napalo, nakalimutan ko na yung sakit. Okay lang nga tayo, magkulit muna ako, magloko muna ako. Yung dating napahiya ka, di ba? Dapat di mo na ulitin yun, napahiya ka kunwari. Nakakatakot yun, di ba? Nawalan ka ng ano, may nagalit sa'yo. Dapat may takot ka na eh. So, kaya dapat di mo na gawin. Kaya ang gusto ko lang sabihin dito, yung katuwiran pala ng Diyos, sabi dyan, by terrible things in righteousness will thou answer us. Ang Diyos ay minsan nakakatakot. Okay? Amen ba? Amen. At okay lang yun. Eh, ang Diyos, wala namang hindi okay sa Kanya eh. Alamin lang natin kung ano ba talaga siya. At ngayon nga, ang isang bagay lang inaalam natin about God ngayon, yung righteousness ng Diyos pala, minsan nakakatakot. At ganun, normal po yun. Ang tatay na maayos, minsan di pwede yung walang takot sa'yo. Kasi wala ka, para kang lambya-lambya. Parang sasabi ni Bad kanina, pinabaya anak mo, uli, lasing, anong ginawa? Anong ginawa mo dun? O anong hindi mo ginawa? Yun ang tanong. Di pwede yun. Ano yun? Boulder, tapos susukatan pa yung nanay mo, tamahan ka sa akin, pag ganun. Doon, hindi nga na dapat umabot sa ganun eh. Amen? Kaya normal po yun, maayos yun, ang Diyos, minsan nakakatakot. Kaya ang second point, number one, ano ba yung righteousness ng Diyos na dapat nating malaman at later paalam natin sa iba, its scope is and reach is universal, so hindi tayo mahiya, alam din nila yan eh, pag sinabi mong makasalanan ka, alam din nila yun eh. Pinapaalala mo lang sa kanila, dinidescribe mo lang, pinapakita yung pananampalataya mo na sinabi ng Diyos yan, therefore totoo yun. So pinapaalala mo lang sa kanila. So hindi ka dapat matakot kasi nasabi mo nga yung alam na nila. Okay, number one. Number two, ang katuwiran ng Diyos is it's a mix of fear invoking truths. Okay, sa Tagalog, ganun talaga ang katuwiran ng Diyos, minsan may nakakatakot. Mix yan. May makakatuwa, pero merong nakakatakot. Kasi nga, pag righteousness, dapat may justice. Pag may justice, pag nagkasala, dapat parusahan. Pag inurusahan, sabi ng Bible, no chastisement is joyous at the moment. Parang ganun sabi dun eh. Meron bang pinapalo, tumatawa pa? Wala. Pag tumatawa yan, mahina pa yun. Hindi ka marunong mamalo. Pag ang Diyos talaga na malo, naku, mararamdaman mo yan. Amen? So, pero again, okay lang yun. Dapat malaman mo yun, ma-reveal sa'yo at i-reveal mo rin sa iba. Kasi ganun ang nature ng righteousness ng Diyos, is a mix of fear invoking truths. May mga katotohanan dapat nila malaman. At yes, nakakatakot minsan. Dapat lang matakot ko sa impyerno at kung ligtas ka na sa parusa ng Diyos. Ligtas na ako, pastor. Sinabi mo yan. Alam mo, tama naman. O ngayon, edi okay na magkasala, di ba, pastor? Di ba? Eh kung paluin ka, ano pwede mangyari sa'yo? Laging sinasabi sa inyo kasi totoo yan eh. Kung puta, mayaman ka na, eh kung mawala yan. Eh hindi naman nawala yung yaman mo, nagkasakit ka naman. Di ba kahit yung mga mayaman, okay, nagdidemandaan din yung mga yan eh, para may ganung chismis na yan. Wala kang pakailang kayo ng Marcos. Di ba, syempre alam natin kung harap yan, pero syempre nagtuturoan ngayon din, kasi yung asawa ni Marcos ganyan, si Marcos nagko-cocaine, yung mga ganyan. Nagkakaalantaran din yan. Kahit makapangyarihan ka ngayon, may kalabang ka rin malakas din. Kung malakas ka ngayon, bumibuelo yan. Yung US ngayon, yung China yan, bumibuelo yan. Inaaral nila kung paano nila matalo yung US. Kaya yung mga Amerikano, dapat lalong lumapit sa Diyos. Hindi sila magmalaki, na malaki ang baril nila ngayon.
Eh kung ano eh, may mga nadidiscover din yung isa na ano, matindi pala. Diba? Ganun din tayo. Mayaman ka ngayon, magkasakit ka, paano? Matalino ka ngayon, nauntog ka, paano? Parang yung isang doktor, hindi ko pinapanalangin, pero medyo bastos eh. Titiktok. Doktor, puro pero yung mga tinatapik niya, siguro gusto sumikat, puro kabastusan. Ayun, nabangga, hindi kang mamatay eh. Hindi ko sinabi nga, pero sana natuto na. Kasi yung puro thank God. Sino man yun, yung sabihin. Kaya sumikat siya kasi nga, puro kabastusan eh. Anong gusto sabihin? It's a mix of fear invoking truths. Maniwala kayo doon, dahil alam niyo yun. Kaya pa nung soul winning kayo, ganun. Kahit maligtas ka na, dapat matakot ka pa rin sa Diyos. Amen? Amen. Dapat alam mo yun. Pag hindi mo alam yun, wala. Ganun din yung mga preacher. Paano ka mag-preach na yung buhay mo mismo, parang wala kang takot sa Diyos. Tamad-tamad mo. Nakita mo na nga, i-review ko na for example, nakita mo yung testimony ng iba. Sino nag-soul winning, ikaw hindi. Hindi ka matakot doon. Sabi na matakot ka, magdadahilan ka pa. Sila pa yung titirahin mo. Dapat may takot tayo sa Diyos. Kasi yan ang righteousness ng Diyos. At maganda yun. Again, nabanggit ko na kanina sa tatay. Pag righteous ka, paluin mo yan. Bandang muli yan ay lalaking may takot din sa Diyos at maayos. Next. Number 3. Puro Psalms actually halos to. 97. Pakibasa po, 1-3, ready, go. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the multitude of us be glad thereof. Clouds and darkness are round about him, righteousness and judgment are the habitation of his throne. A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about. Ayun, parang mga bakla, di ba, sinunog? At hindi lang mga bakla, no? So, ang sabi dyan, aisles yan na aisles. Aisles. Hindi ills, illsless. Ang island po yun, island. Okay? Sabi dyan, the Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of aisles be glad thereof. Diba, may meron yung namumunuan, loko-loko, baka tayong naasal. Ngayon, yung pag-godly yung namumunuan, ang naasal, yung mga worldly, mga wicked. Okay? Kaya ngayon, sinasabi, ang Diyos ang nag-aari, dapat tayo matuwa. Kahit hindi ka natutuwa, dapat ka matuwa kasi ang Diyos ang nag-aari. Kaya sabi dito, clouds and darkness are round about Him. Righteousness and judgment are the habitation of His throne. So ano yung habitation? Yung tayo mag-focus. Habitation. Tirahan. No? Sabi din sa Bible, the Lord inhabited the place of Israel. So, isa yun. Pero parang ganun dito. Ngayon, anong daw ba yun? Saan daw nakatira ang Diyos? At ang kanyang trono? Sa langit, pastor. Tama naman yun. Pero, symbolically or figuratively speaking, ang sabi dyan, righteousness and judgment are the. Hindi lang in, the. Doon siya nakatira. Ano daw yun? Righteousness and judgment. Yung pinag-usapan natin, righteousness. So, paano siya tumira sa righteous? Paano yun? So, again, ano yan, ha? Talinaga po, no? Ibig sabihin, ang kunwari, nabanggit na naman, naalala ko na si Pastor, eh. Sabi ng isang bata, okay pa ba kayo? Sabi ng teacher, itong batang to, ang kulit, nakuloko, ganyan. Ba't tinatawag mong demonyo yung mga classmate mo? Puntahan mo nga yung bahay nyo. Sige po. O, di punta. Sinamahan ng bata yung teacher sa bahay nila. Malayo pa yung teacher. Naririnig niya na may nag-aaway nun sa bahay. Ay, nagmumurahan na. Sabi nung babae, demonyo ka, demonyo ka. Sabi nung lalaki, demonyo ka rin, demonya ka nang. Sabi nung babae, sige na, makaalis na nga sa impyernong bahay na to. Sabi nung teacher, eh, kaya pala eh.
Narindihan niyo yun? Saan sila nakatira? Yun sabi nila, talinaga rin nyo. Binuhin mo kahit mga loko-loko. Marunong lahat ng taong talinaga, kahit yung mga, minsan ako, ikinig ako, nakikinig ko yung mga awit ng mga worldly song, di ba? Ang gagaling magtalinhaga. Kasi sample tayo, anong gusto niyong sample? Wag na. Pero talinhaga, universal din yan. Ngayon, pag sinabing nakatira ka sa MP, ano yung sabihin? Magulo, anay-away, magulo, lasingan, suntukan, murahan, di ba? Sambu, sambuatan. Ano yun? Ano yung sumbatan? Sumbatan. Kaya huwag niyong gagawin ganun yung bahay niyo. Amen? Amen. Dapat po salita ng Diyos. Kaya anong gusto sabihin ngayon? Baliktarin natin ngayon. Anong sinabing nakatira ang Diyos sa righteousness and judgment? Ibig sabihin, laging merong ganun. Diba? Kahit saan ka pumunta, lagi nakikita mo ang katuwiran ng Diyos. Paano makikita yung katuwiran ng Diyos? Para sa church na lang. Sa, mamaya tayo sa Diyos ulit. Dito muna. Yung mga churches na maayos, salita ng Diyos na sinusunod. Amen? Amen. Gawin natin ito, Pastor. Bakit? Eh, yun ang uso eh. Ano? Dahil uso. Uso saan? Sa ibang churches, Pastor. Lahat sila, hinsong na eh. Ang gaganyanan na eh. Parang ang sarap nag-worship. Worship? Physical bang worship? Kung kailan, ang sabi sa Bible sa John Paul, worship Him in spirit and truth. Yun ang gusto ng Diyos for God's, the Father. Ang sabi doon? Spirit. Hinahanap niya yung ganong klase ng worship. Ganon, di ba? Hindi, in spirit and truth. Pag napapahayag yung katotohanan, na ipahayag ulit, na i-reinforce. Amen? Amen. Ibig sabihin ko namin, doon, nagpapasok ng ganyan, tapos nirebuke ni Pastor. Ba't may apagalitan eh? Gusto ko lang mag-worship, para maganda yung ating worship. Kasi sabi sa Bible, worship Him in spirit and in truth. Pag may ano na dyan, parang nagiging physical na tayo, hindi natin gusto yan. Ngayon na yun. Okay? So, anong punto dyan, Pastor? Number 3, pag sinabing doon ka nakatira, ano yung sabihin nun? Yeah, so, nilagay ko lang dito, it's a defining component of his nature. Righteousness, lagi yun. Ba't niya ginawa yun? Kasi righteous siya. Ba't niya sinabi yun? Katuwiran niya, righteous siya. Ba't niya pinagalitan niyo? Righteous siya. Bakit niya pinarusahan niyo? Righteous siya. Ba't niya sinabi yun? Ba't hindi siya nagsalita? Righteous siya. Ba't siya ginawa yung piano? Righteous siya. Bakit may langit? Righteous siya. Ba't niya reward to? Righteous siya. Ba't niya pinarusahan to? Ba't ito walang reward? Righteous siya. Kasi hindi niya reward yung lolo ko, for example. Nagkatulad ng mga ano natin. Yung nga, narinig ko kay Bongbong, alam, galangin na yung mga ano eh. Sabi nga ni Erap, weather-weather lang yan. Hindi ibig sabihin, ang official ko ngayon ay magaling, ang official ko ay itong taong to, hindi dahil yung pinakamagaling. Dapat ganun eh. Pero kasi yan ang aking karoni yan eh, kaalyado. Hindi ganun ang Diyos, amen? Amen. Eh bakit sa mga churches, minsan ganun din, amen? Susuportahan ko yan kasi pareho kaming naniniwala sa ganito. For example, at lagi niya sinasabi sa akin, ako ay lingkod ng Diyos at talagang yung bibig niya ay puro papuri sa akin. Yung ganyan yan. Kaya ako yan, pinag-pray natin yung support din natin. Nawa, makakita tayo ng mga maayos din yung susuportahan. Amen? Yung kapanalig natin na at least yung basics. Ang sarap suportahan nung kasi parang in-extend mo yung sarili mo sa kanila. Amen? Hindi ka manghihinayang. Kasi iba, di mo kaya ma-reach. Dito ka lang. At may ibang reach naman tayo sa internet. Kunwari, ano, may nakikinig. But kung susuportahan mo yun, di ganun din yun. Parang nireplegin yung sarili mo. Amen? So, balik tayo dito. Kung nakatira ang Panginoon sa righteousness, ayun ang righteousness na lalo parang ang application niya, dapat ganun din tayo. Amen? At huwag na huwag mong iisipin na ang Diyos ay sabi sa Bible din, walang unrighteousness in Him. Ang, hindi mo, unari, yung mga, kahit Baptist pa yan, walang pakailang, o, Iglesia ni Manalo, Catholic, for example, na magdududa at magdududa, kasi na, ba't sila sumasamba sa Diyos-Diyosan? Ang sinabi ng Bible ay huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi, ano mo na lang, baliwalain mo yon at explain away mo yon.
Dahil hindi naman namin sumasamba dyan. Kahit nakita mo malinaw yun. Nakita nyo, may pabor, may bias. Kasi doon ako bilong eh. Paano ba sinasabi mo ng Diyos ay pagbibigyan na yun? Ang Diyos naman minsan pagbibigyan yung mali. Ha? Ang sabi ng Diyos, walang unrighteousness sa Diyos. Tinitiran niya nga yung righteousness eh. Amen? At again, importante ito sa kaligtasan. I-emphasize niyo yan. Nang Diyos ay, ano, hindi pwedeng i-bribe, di ba? Parang yung sa Matthew, ano naman, 7, naalala niyo yun? Sabi, not call unto me, Lord, Lord. Bakit? Sabi kasi ito, bandang huli, Lord, di ba, nag-prophesy pa nga kami, nag-preach kami, di ba? Alam yung kahit Pentecostal, gano'n, yung Catholic, di ba? Catholic. Paano sabi nga, ang righteous si Pope, puro siya, Kristo, Kristo. Kasi hindi gano'n ang katuwiran ng Diyos na i-overlook niya yung mali. Amen? Again, outside ng kaligtasan. So, sa kaligtasan, yes, in-overlook niya tayo, pero kasi, ang Panginoong Jesus na nagbayad nun. Ngayon, sa ibang bagay, hindi na. Yun ang gusto ko, again, ulitin ko, medyo na halo-halo ako kasi gutom na ako. Number one, ang righteousness ng Diyos ay universal ang scope and reach. So, ibig sabihin, pag soul winning, hindi ka dapat mahirapan, alamin mo lang yung, ganito lang yan, pag alam mo yung salita ng Diyos, makikilala mo yung sarili mo, makikilala mo rin ibang tao. Alam nyo ba yun? Parang mirror or na nasa utak ko yung nari. Ayan, si daddy, ano siya? Repairman, di ba? So, pag ikaw ay nag-repair, paano mo lang parang tumatakbo tong aircon na to? Eh, na-repair mo na yung iba, eh. Ganun din yan. Unless may bago technology. Pero kung walang technology yung bago, yun at yun yan, prinsipyo yan. Alam nyo ba yung diesel engine, yung AC motor, ang tagal na yan. Yung technology na... Ganun at ganun yan. Eh, basta may ganito na eh. May ibang prinsipyo pa rin na the same. Amen? So, ganun din yan. Pag may na-meet kang tao, Amerikano to, ibang ano nito, kaluluwa nito, hindi, pareho lang yan. Makasalanan pa rin yan. May guilt yan. May iba yan, self-righteous. Alamin mo yung schematic diagram ng tao. Yun ang gusto ko sabihin. Maintindihan mo rin yan. So number two, it's a mix of fear invoking truths. Ganyan ang katuwiran ng Diyos. So hindi ka dapat puro tama lang. Tapos ayaw mong magpasaway or ayaw mong sabihin mali ka kahit pastor ka pa. Eh ganun ang righteousness ng Diyos. Ganun talaga. May minsan nakakatakot, minsan makasaya, minsan nakakabigla. Ay ganun pala ang Diyos. Ba't ikaw nagugulat ka pa? Kung Kristiyano ka na 10 taon, hindi ka pa nagulat na dating may pinagpapalagay ka ngayon, iba na? Ang dami, ganun yan eh, madalas ganun. Ay, ganun pala ang Diyos, ay, ganun pala yung maglingkod sa Diyos. Kala ko, church lang, ligtas na eh. So, napahiya ka dati, nagbago. And then, tas ngayon, nabibigla ka. Ay, mali pala yung pre-trib. Ba't ka nabibigla? Saan mo ba nakuha yun? Kung hindi mo nakuha yun ng directly salita ng Diyos, eh, dapat di ka nagulat na baka naloko ka rin, di ba? Yun. Kaya number three, it is a defining component of His nature, nasabi ko na. Habitation niya yan. Ibig sabihin, normal sa Diyos na lagi siyang may righteousness at hindi nawawala yun. Okay, mamayang hapon na yung kinalaman sa judgment and holiness and salvation. Amen? So yun lang, sana po ay nakukuha natin, again, title natin, The Righteousness of God Revealed sa Soul Winning. Yan, dapat malaman ng iba, ganun pala ang katuwiran ng Diyos at hindi yung tinuro sa akin dati. Ganun talaga. Pinapakita yan, alamin mo yung righteous ng Diyos, paalam mo rin sa iba, at maliligtas sila. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat na kayo pong nanguna sa aming soul winning efforts, Panginoon. Na again, nakita namin, Panginoon, katuwiran nyo pala, ito yung dapat namin desire. Again, hindi paligtas, o ligtas na. Pag hindi paligtas, Panginoon, maintindihan po yung basic, Panginoon. Kayo po yung righteous, of course. Therefore, may mga mali din. Kayo, walang mali sa inyo, pero sa mundo, meron. So, malaman na yung distinction ng katuwiran ng mundo at ng tao at ng Diyos, Panginoon, ang inyong katuwiran. I pray, tindihan namin yan at ma-reveal po na sa iba
At tulungan namin iba na malaman din po ito yon. Ngayon sa aming mga ligtas na, malaman din po namin ito. May application pa rin sa amin, yung katuwiran. Of course, ligtas na kami, salamat. But may mga pagkakataon, Panginoon, na na-offend namin kayo sa dahil sa kasalanan. I pray na ano pa rin yung takot, Panginoon. Ito yung desire na ma-please kayo, Lord. And therefore, hindi kami titigil na aralin at gawin ang inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa. Especially again sa area ng soul winning. Yes, pwede may hirap minsan yan dahil iba-iba ang tao. But again, kung alam namin, ang katuwiran niyo pala ay madi-derive naman po, Lord, na dahil kayo po yung matuwid. Doon po yung basic, yung ibang advanced topic, madi-derive na doon. So therefore, ganun din. Basically, kahit matakot, di naman magpapanggap na alam namin lahat. And therefore, kung ano yung sapat na po yung nalalaman namin din minsan para gamitin niyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, again, kayo pong malulati lagi. Basmasan niyo namin kakainin, Panginoon, sa naganda mag-provide. Maganda yung maging fellowship namin. Soul winning mamaya, practice. Ano naman yan. Salamat po, Lord, again, sa bawat isa. Sa inyong salita at mga kaibigan namin, Panginoon din, na I pray na ma-influence namin about soul winning, na hindi ito mawala among us, Panginoon, ang Baptist, dahil nakakahiya naman, ang ganda ng aming distinction sa iba, tama ang gospel. Kaya pag tinamad kami, natakot kami ipayag to, anong silbi nito, Lord. So I pray na we influence others also, i-preach kayo, hindi lang kayo ang kaligtasan nyo, especially ng righteousness. Now, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.